Ngayong araw guys, napakalaking lapu-lapo nga pala nahuli namin dito sa paghilahila namin ng mga lambat. At grabe guys, nahirapan talaga kaming gayatin itong malaking lapu-lapo. At dahil nga guys, wala kaming ulam ngayong pananghalian dito sa mga mangroves ay kaagad na rin guys namin niluto ito. At syempre dito na rin guys namin ito pinudrip. At grabe, sobrang solid na naman guys ng adventure natin ngayong araw. Yun guys, let's go! Ngayong araw ay tayo maghilahila ng lambat at manghuli tayo ng iba't ibang klase ng mga isda. Kasama guys natin ang bagong dating mga tropa pa natin. Let's go! Dahil nga guys, medyo mahirap itong content natin ngayong araw at hindi talaga kaya namin dalawa ito ni Dugong. Kaya eto, tumawag tayo ng Rexback at sinama guys natin yung mga solid nating tropa. Pag kasi guys, naghihila-hila lang lambat ay kailangan talaga na medyo maraming tao. Kasi guys, bukod sa napakahirap nitong higitin dito sa putik ay meron din mga agos na sumasalubong sa atin. At syempre guys, kahit papano ay gusto rin namin ni Dugong na kumita yung mga tropa namin. Sa pagsama nga pala guys nila sa amin ay binibigyan namin sila ng pera ni Dugong. Kesa naman guys, magtambay sila maghapon ay eto, sinasama na rin namin sila minsan. Kaya kung mapapansin nyo guys, talaga sa vlog namin ni Dugong ay minsan ay marami kaming kasama. At nung nakarating na nga guys kami dito sa paghihilahan namin ng lambat ay agad na rin namin ineskaso at inayos itong alay ng mga lambat. Ito nga pala guys, gamit namin lambat. Ito nga pala guys, para siyang may bulsang mahaba. Para guys, pag pumasok yung isda doon sa loob ay hindi na siya makabalik. At nung okay na nga guys ang lambat at naiset na rin namin, ay nandito ako sa gitna at sinasabi ko sa kanila na dapat sabay yung higit nila magkabila. At dito naman guys, ako pumunta sa kabilang part para ting tatlo kami nanghihigit dito sa lambat. But medyo nagkamali nga lang guys kami dito sa part na to kasi medyo malaki pa pala yung tubig. Kaya kung napapansin nyo guys, eh medyo may agos pa. Kaya medyo nahihirapan talaga kaming umangat dito sa agos. Pero dahil nga guys, nandito na rin kami, lalabanan na natin yung agos na yan. Isa rin talaga guys sa napakahirap na gawain itong hilahilan na to. Kasi guys, sobrang hirap talaga higitin yung mga lambat na yan sa ilalim ng tubig. Tapos sa matatapakan nyo guys dun sa ilalim ay puro talaba. Ang tawag dito sa ginagawa namin ay paghilahilan ng lambat. At kung mapapansin nyo guys, medyo may agos na pababa dun. Kasi para pag guys nahabugin lang yung banga isda dito, rekta nila pababa dito sa may bulsa na pinakalambat natin. At ito guys yung sinasabi ko, lambat. Ayan, papagano niya yung kabilang pakpak, nandun ka na dugong dun. Tapos ito namang kabila, nandito dito sa nakatay. Ang tawag dito guys sa lugar namin ay hilahila. Sa lugar nyo guys, anong tawag nito? Pakicomment sa baba para malaman din namin at kung anong mga isda yung nahuli nyo dito. Let's go! At eto na guys, nung nakarating na nga pala kami dito sa kabilang dulo nitong sapang pinasuka namin ay dito na nga pala guys ang panahon para saklitin natin o pandawin itong hinila nating lambat. At ganito nga pala guys ang style kung paano hindi makakawala yung mga isda. Dapat nga pala guys ipantay yung pagkakahigit nyo dyan sa ilalim tapos nakaangat itong mga lambat sa gitna. Pag kasi guys hindi nyo ginawa yung ganitong style, ipaniguradong susugod palabas dyan yung mga isda. At nung nandito na nga guys kami sa may loob ng lambat, grabe napakaraming mga dahon-dahon at mga kahoy na nandito sa loob. Kaya nga dito ay medyo nahirap kami sa pag-alis ng mga huli dun sa loob ng lambat. At nakakatakot rin nga pala guys kumapit dito sa lambat kasi may mga isda tayong nahuli na pag nakatinik talaga guys, sobrang sakit at yung iba ilalagnatin ka pa talaga. Katulad guys nung tinatawag naming lupo, sobrang liit ng lung pero masakit. Eh, taktak eh. Nahuli natin. Yun, hili eh. Hila natin guys. Ano to? Malaking ano? Pool! Ay, may malaking polo. Wala po. Ay, ano? Laki. Isa. Swerte tayo. Swerte. Iri pa isaw. Laki. Iri pa isaw. Laki uliw. Ay! Laki. Lakas. Laki guys, oh. Sabang ano? Ah, laki, oh. Nakachimpo tayo, guys. Oh, laki niyan. Ay! Ang laki ka ng pool! Tignan nyo guys oh! Oh, kamay ko oh! Ayun oh, ang laki! Solid na naman! Dalawa! Dalawa gi! Dalawang pool! Na malalaki! Eh! Ang hirap ipasok guys! Yun! Dali! Dalawang malaki! Ayos! Bukod nga pala guys doon sa malaking lapu-lapo na nahuli nating dalawa ay meron din nga pala guys tayong mga nahuli dito, mga biyang dilaw kung tawagin. At ito guys ang masarap ginataan. At nakahuli rin nga pala guys kami na seahorse. Ito nga pala guys dati ay binibili dito sa amin pero ngayon hindi na kaya papakawalan na lang natin. At ito na nga pala guys yung mga nahuli natin doon sa unang paghila natin ng lambat. At sunerte nga pala guys tayo ngayong araw kasi unang hila pa lang guys natin ay napakalaking mga lapu-lapo agad yung nahuli natin at dalawa pa sila. Kaya nga guys tuwang-tuwa kami diyan at paniguradong sobrang sarap na naman ang pananghalian namin dito sa mga mangroves at grabe sobrang laki din talaga niya. Guys, ito yung mga nahuli natin. Mga samaral pero nakachempo guys tayo. Dalawang malaking lapu-lapo.
Ayan. Ito yung guys yung lulutuin natin. Grabe, let's go. Samahan nyo kami. Sorte natin. Laki. At dahil nga guys, nakahuli tayo ng pwede nating iulam, eh, hindi na muna kami humigit ng lambat. At eto, nagpasiga na rin kami guys agad dito lang apoy kasi medyo tanghali na at para makapananghalian na rin kami. Dito nga guys, nahirapan kaming gayatin itong malaking lapu-lapo kasi guys, sobrang laki niya. Medyo hindi tumatalab yung aming gamit na kutsilyo at kailangan pa guys nating paluin. At habang nagluluto nga pala guys kami dito, meron nga pala nagtanong sa akin na isang vlogger na nagsisimula pa lang kung stable daw guys yung sahod sa Facebook. Ang sabi ko sa kanya guys, hindi stable yung sahod sa Facebook kasi guys, bumabasa kasi palagi tayo sa views. Pag marami guys yung views nyo, malakas yung views nyo, siguradong malaking sasahurin nyo. Pero pag medyo mahina, paniguradong maliit din yung kikitain nyo. At hindi naman guys, ganun lagi ang sahod ng mga vloggers. Minsan guys, bumababa, minsan tumataas. Pero mas malaki yung chance guys na medyo bumaba talaga yung sahod nila. Halimbawa guys, sumahod kayo ngayon na medyo malaki at susunod na buwan na hindi naman kayo nagsipag gumawa ng mga video, paniguradong kukunti lang sasahurin nyo sa susunod na buwan. Kaya nasa inyo pa rin guys, nakasalala yung mga sasahurin nyo, basta sipagan nyo lang palagi. Pero masasabi ko lang, hindi talaga ganun kadaling mag-vlog, sobrang hirap talaga. At habang iniintay nga guys naming maluto yung aming uulamin ngayong pananghalian, nagkwentuhan muna kami dito ng mga kaibigan namin tungkol sa mga buhay-buhay at sa mga plano ba namin. At nung kumukulo na nga guys itong niluluto natin, ilalagyan na rin nga pala guys natin yan ng luyang dilaw para guys medyo gumanda ang kulay at medyo maalis yung lansa niya. Ang ginawa nga pala guys nating luto ngayon dito sa malaking lapu-lapo na nahuli natin ay ginataan lang natin yan sa luyang dilaw. At nung naluto na nga guys, syempre kumuha na rin kami ng dahon ng saging dito at nilatag na rin namin dito sa pagkakainan namin. Tapos ayun guys, syempre lagi kong sinasabi na bago tayo kumain, huwag na huwag natin kalimutan magpasalamat kay Lord. What's up guys? Tara, pag trip na! Yun, let's go! Let's go! Kain tayo guys! Dogs, ere sa'yo. Kagatin mo agad dyan, oh. Pakita mo sa kanila yung laman ng lapu-lapu. Oh, grabe! Woo! Mahaba. Guys, oh, laman ng lapu-lapu. Ang taba. Mmm! White! Solid! Puting-puti, oh. White meat. Tatay, guys, let's go! At kung nakarating ka man guys dito sa part ng video na to ay nagpapasalamat talaga kami sa inyong walang sawa at solid na suporta palagi dito sa ginagawa namin vlog. Lagi po kayong mag-iingat at sana pagpalain kayo ni Lord. Kaya hanggang dito na lang muna guys yung adventure natin. Kita-kits na lang ulit tayo bukas. Salamat sa panonood guys.